Magandang hapon po sa mga ating mga kaibon. Meron lang po akong gustong i-share na siguro makakatulong po sa mga kamukha kong newbie na fancier. Alam po natin, yung karera natin ngayon is sobrang hirap po ng karera natin. Yung darating yung bigla na lang magkakasakit ng ibon natin, karamihan po, no moment to place natin, nagkakaroon tayo ng salmonella or nagkakaroon ng watery and droppings, which is, alam po natin, delikado po yun sa health ng ibon natin. Ito yung mga bagay na dapat nating makontrol sa pagkakalapati po natin. Shout out nga po pala kay Ma'am Susan. Siya po kasi yung nagbigay sa akin ng produkto na makakatulong sa health ng mga, hindi lang sa ibon, pwede po ito sa mga manok, aso, baboy, basta po pets po natin. Ito po yung binigay niya po sa akin is under the U-Corp. Ito po, Umic Bet. Sinubukan ko po siya ngayon, itong Umic Bet po na to. Is, nagkaroon ako ng problema, nagkaroon ng watery droppings yung mga breeder ko. Tapos, yung may mga nakasalang na mga inakay. So, ang ginagawa ko po, nag-antibiotics ako, medyo na-control naman po yung pagda-droppings po nila. Maraming salamat po dito sa produktong to dahil ito yung malaking nakatulong po sa akin. Ngayon po binigay ko siya is Monday po ng morning. Nung binigay ko po ng Monday morning, so naglagay lang po ako ng 1/4 teaspoon or 15 ml sa 4 liters na tubig. Pag dinisolve nyo po kasi itong Umic Bet na to, is color na itim. So nung binigay ko ng umaga, the whole day, and then bago ko pakainin the afternoon, pinakain ko po sila ng feeds normal, medyo nakita ko yung ibon, medyo parang lumakas yata kumain niya ako. Tapos, nung kinabukasan, gising nga ako ng umaga po, nabigla po ako sa resulta. Hindi ko kasi in-expect itong Umic Bet na gano'n na mangyayari sa mga kalapati po natin. So meron po akong ipopost na mga video na nagpapatunay na nung ginamitan ko ng Umic Bet, yung droppings po is nagbuo. So sa mga katulad ko pong newbie, siguro malaking tulong sa atin to, yung maiwasan natin pagbibigay ng antibiotics sa ating mga alagang kalapati. Tapos, makakatipid pa po tayo. Ito po is, ang Umic Bet po is pure organic po. Wala pong chemical na nakahalo po dito, which is wala po siyang dosage. So, ang ano po niya, ang nakalagay po dito is 0.5 to 1 gram in every liter po ng tubig, which is kadakot lang po ng ating daliri sa isang litro. So dahil po ako malaki po yung pinaglalagyan ko, minimum ko po is 4 liters, kaya naghalo po ako mga 2 to 4 grams ng Umic Bet po nilalagay ko. The first day napansin ko yung nag-water is nag-brown. The second day, yun po nakita ko na, nagbuo na po siya. So, kay Ma'am Susan po, maraming salamat. Gusto ko naman po sana i-share to, makatulong sa inyo na pinagkatiwala na po ni Ma'am Susan na i-offer po sa mga kamukha kong fancier. So, we are offering po na Umic Bet
na magbebenta na po ako sa mga gusto pong mag-avail ng yung Micbet na ginagamit ko. Just ano po, may naman akong Facebook sa Edwin Muli ang nakalagay po, or just text me at 0915 502 7602. Yung gusto po mag-avail, this one, ako po nung nag-order ako, that's 550 pesos po. This is 100 grams po ang ano nito, ang laman po nito ng isang sachet na to. So sabi po ni Ma'am Susan Vergara na binaba po ng price para po sa mga kamukha dahil pandemic po. So magiging 450 pesos na lang po natin makukuha ngayon to, ma-avail natin. Ang kagandahan po kasi nito is an all natural organic supplement containing chelated essential minerals and trace elements to enhance health and improve performance of poultry and livestock. Yung content po niya is sodium humate salt 14%, humic acid 76%, organic matter 92%, pH value 10%, water solubility 98%, particle size 80 mesh, color dark brown, physical consistency powder po. Ang maganda po dito is ang characteristic po nito is natural growth stimulant, antibacterial, anti-molds, antiviral, anti-inflammatory. Ito po kasi pag ginamit natin, parang yung problema natin sa mga sipon, problema natin sa water dammings, walang appetite kung kumain yung pets po natin o yung mga ibon po natin, is ito po yung sagot. Bali, siya po ang nagbibigay ng gana at sa pagkain ng mga ibon po natin. So isa pang factor na nagustuhan ko, parang siya na nag-neutralize ng chemical sa mga acidity, tsaka yung kinokorek niya yung intestine sa ano niya, sa loob, ng yung fixes microorganism toxin and harmful substances in animal feeds. Ito po, meron pa, stimulates the immune system, has distinct property to absorb and bind toxic, reduces and various heavy metals, provides a protective film on the mucosa cell of the small intestine. Ito po yun. Kung may problema po sa intestine po, siya po yung nagko-control nito. Tapos, enhance the rate of cellular uptake of essential minerals such as manganese, iron, zinc, and copper. Ito po ang maganda rito. Mataas po yung zinc niya dahil ito po yung nagpapalakas ng immune system ng mga alaga po natin. Mapaibon, aso, basta po manok, pets, baboy, lahat po. Improves feed intake, metabolism, and growth. Increase the output of production and quality of milk and meat and egg. Para po sa mga baboy or baka or ano, mas makapal po yung nagiging laman kaysa sa taba. Tsaka yung sa mga poultry po, yung egg niya, nagiging maganda yung shells ng mga itlog po. So, ito po yung ginagamit ko ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Susan Vergara. Thank you very much po sa product po, at masishare natin sa mga nagkakalapate na newbie na kamukha po natin. So, ito po pag nagamit po natin, madalesen na yung gastos natin ng intake ng antibiotics. Yung worries natin na the moment of praise, hindi po natin alam na kung saan tayo gagamit ng kukuha ng gamot na para ma-prevent yung watery during arrival, tsaka hindi man po arrival, kung minsan nung nakakaroon ng hawa-hawa po yung mga ibon natin, meron po akong i-upload na
na video po na yung paggamit ko po ng Humic Bed po is nakatulong po talaga lahat po sa akin talaga. Na malilesin yung ano natin dito, yung gastos, number one gastos dahil pandemic po. Sabihin po natin talaga, mahirap ang pera ngayon. Eh dahil po, hobby po natin yung pagkakalapati. Siguro dito ko po kayo pwedeng tulungan. Mga newbie na kamukha ko, na mga fanciers na nahihirapan po pagdating sa cure ng mga water droppings po. So, i-upload ko po mamaya yung aking video. And then, nakikita ko po yung resulta talaga. Ako po, ginamit ko po personally with all honesty. It's highly recommended po to sa alaga po natin. Nabigla ako sa result because hindi ko po in-expect na ganun na mangyayari ngayon. Yung ibon, meron pa po dyan case na nag-vaccine kami. So, nai-stress ang ibon. Pinainom po ng Humic Bed. Kinabukasan po. Talaga pong maniwala kayo po sa hindi is hinahatak yung talagang kainan nila mga newbie na bagong win ko pong ibon. Tapos yung droppings, ang gaganda. It really helps po talaga. So, maraming salamat din po kay Jun Sanchez, yung isa po yung nagbabaksin sa mga kalapati ko. And then, meron po akong kay Benner po, pagkasipon po, ito po is the ginagamit ko, is Triomix. And then, pagka meron po mga salmonella water droppings, pang cure, is ito po, Trioaid. Ito po, nag-ano na rin po tayo ngayon. So, sa kaibigan po natin, so, sabi ko, kung gusto nyo, kasi personally po, ito po nang ginagamit ko ngayon. So, yung resulta, napakaganda po. Ito para sa sipon, ito para po dun sa water droppings na salmonella. Very, very good din po itong mga to. Kaya, with this, ito pong tatlo pong product na to, with the help of this Humic Bed, mapeprevent po natin ang mga sakit na yan. Maraming salamat po and good day.